At para pas kompleto, nako yeah. dapat daw ay may lechon, 'di ba? Pero paano kung walang budget? O di kaya ay high blood naman kayo? Ay wag, diba? wag mag-alala. Pwede pa rin basta ihanda niyo lechon bread. Oh. Yan ang ipakukurot sa atin ngayon, Eat Girl Love. Nako, love, sa baking ba ng tinapay, cake at iba pang pastries, ano ang pinaka-importanting step o proseso at bakit? Pang beauty queen yung tanong. Oo nga. Ang tamang measurement o sukat ng ingredients sa pagbibake ang isa sa pinakamahalagang proseso po ng baking. Kaya naman, bake to perfection po ang handog ko this morning presenting. O, taray ng mga nakaisang harapan. Lechon bread, mga kapuso! Para i-share sa atin kung paano gawin itong lechon bread, makakasama ko this morning si Sir John Joseph Santa Barbara, ang may-ari po ng lechon bread business na ito. Good morning, Sir Jay! Good morning, Miss Love! Yan na ko, eto na! Sir Jay, ano po yung unang-unang ginagawa po ninyo? So, unahin po natin yung mga dry ingredients. Pagsasamasamahin po muna natin ang dry ingredients, ang bread flour, ang sugar, milk powder, nice, bread improver, okay, and then yung salt po. So, and then haluin mo lang yan. Yung dry ingredients muna, i-mix muna natin bago po natin ipasok yung ilagay ang yeast po natin. Okay. Tapos ipo-pour? Ipo-pour po natin siya, slowly na lang po sa mixer. Pag yung tubig po kasi pag binigla po natin, nagka-clumps po agad siya. So para dapat ma-mix mang magdahan-dahan din po. Okay. So continuous lang po yung pag-mix natin. Medyo buo na po siya sa bowl. Ilalagay na po natin ang lard and margarine po natin para magdadagdag po siya ng moisture natin sa bread. So continuous lang po natin siyang i-mix until ang magiging final product po natin, ina-expect po natin yung quality ko is katulad po ng ganito. So pag ang te-testing po natin siya, nagba-bounce back po na yung dough natin. So yun po yung acceptable na po na quality nung sa dough natin. Pwede na po natin siyang gamitin. Divide lang po natin to sa dalawa. Bali ngayon, kailangan lang po i-stretch out po natin kasi nakapag-rest na po yung dough natin. Para ipapalaman po natin sunod dyan is yung ham and cheese natin. After resting po ng 20 to 30 minutes, ganito po yung magiging itsura ng dough natin. And then ready na po siya para sa first formation ng lechon bread po natin. Okay, eto na guys! Tuturuan ako ng expert na si Darwin, isang baker, kung paano gagawin yung lechon bread. Okay, babalik na rin muna po. Babalik na rin ko? Opo. Okay, wait ha. Okay, yun din. Gagamit po tayo ng gunting. Gunting? Opo, para... Ayan! Meron na siyang paa! Tapos ibabaliktad pa po yan. Sa dating position. Okay. Okay, and then? Tapos, gagamit po ulit tayo ng gunting para dito po sa gagawa po tayo ng... Tama na ba? Opo. Ayan, and then? Tapos, ilalagay po natin to sa ilalim. Ilalagay sa ilalim. Gagawa na po tayo ng stick niya, ma'am. Stick! Opo. Gagawa na po natin siya ng muso, ma'am. Muso? Opo. Okay. Ganito po. Tapos gagawin na po natin yung tinga, ma'am. Tinga naman! Next. Buntot po. Ganito po. Iwa po tayo dito. Lalagyan po natin siya ng... Pasas! Sa loob po. Yes! Nagawa ko na rin ang lechon bread. This time, ano nang gagawin namin, Sir Jay? Ah, so, Miss Love, yung ano po, yung ipaproof po natin siya nung 1 to 1.5 hours po. So, ipaparest po muna natin siya para umalis na pa po siya. And then after that, mag-egg wash po tayo. Ayan. So, meron na po kami rito. Actually, yun dito sa ilalim. Ayokong kunin kasi baka masira ko. Ayan. Ah! Ganyan pala siya, lalaki talaga. Opo. Ang cute, guys! So, kayo na rin po ang mag-egg wash. Nagdadagdag po siya ng kintab tsaka yung color po ng finished product natin para mas mukhang lechon po siya pag naluto. There you go. Pwede na! Sa oven, bye! Piggy-piggy! So mga 20 to 30 minutes po natin siyang i-bake sa 200. Okay, so pag naluto na po, ladies and gentlemen, tan-tararan! Ito na po siya. Dahil nakamalamig na to ng konti, mga kapuso, pwede ko na itong kainin. Ito talaga yung pagkain ng tinapay eh. Mmm! Mmm!
Mapiling mo, karne rin ang kinakain mo. Eto na! Sir Jay, pag-usapan na natin ang tungkol sa business side nitong inyong lechon bread. Bali, sa 1,000 pesos po na ingredients na gagawin po natin, makakagawa po tayo ng around 20 pieces po. So, pwede tatin kumita po ng total of 2,000 pesos after that. Magkano naman siya, Sir Jay, kung bibili? May sizes po kaming binibenta. Meron kami yung small, medium, large. Yung small po namin is at 70 pesos. Tapos, okay, depende na po yung sa palaman, kung ham and cheese, bacon and cheese. Taray! Naku, kitang-kita nga po ang kita, mga kapuso, sa lechon bread na ito. Thank you so much, Sir Jay! Ako pa rin po ang inyong Eat Girl Love Anover. Ito lang po sa inyong pambasang morning show kung saan laging una ka. Saan nga ba, Sir Jay, kundi sa Unang Hirit! Wow!